Yun, good day sa inyo mga parts and welcome back sa ating channel. So for today's video, gagawa rin ako ng wiring diagram sa about sa mini driving light na meron dalawang wire. Yun, oo, dalawang wire. Meron kasing nag-message sa akin sa FB page natin na kung paano daw i-wiring yung dalawang mini driving light na meron dalawang wire. Ang wire lang niya positive saka negative, no? First time ko lang maka-encounter ng ganun, no? Na minessage sa akin na dalawang wire daw, positive at negative lang daw yung mini driving light na nabili niya. Ang brand ng mini driving light niya, yung MSM yata yon. Yan, lagay ko na sa screen ko na itsura ito. Yan, oh. Yan, ganyan. Ganyan itsura nung mini driving light niya. Dalawang wire lang talaga, no? So, siguro kaya yun ang nabili niya kasi mura lang eh. Around 800 plus lang yata yung price nun. So, yun. Yung mini driving light na yon, meron siyang high and low din. Pero, dalawang wire lang. Napaisip din ako kasi meron siyang high and low, tapos dalawang wire lang. Tapos may pinakita rin siya sa aking video na meron nga siyang high and low, yung kumbaga pinaka-demo. Yun, di ko na na-save yung video niya, no? So, yun ang gagawin kong diagram para ngayon, para kung sakaling maka-encounter kayo, bumili kayo ng mini driving light na meron dalawang wire lang, na merong positive, negative lang, no? Na meron siyang high and low. So, ayun, magsimula na tayo. So, ito, magsimula na tayo. So, paliwanag ko lang ulit para sa mga bago, no? Yung mga nakasulat dito para sa wiring diagram natin. Ulitin ko ulit. ACC wire, kung saan magkakaroon lang siya ng power or source pag once na inon mo yung ignition key natin, yung accessory wire. On and off switch, yung ordinary on and off switch, pwede kayong gumamit ng hollow switch, nasa inyo yan, pero on and off switch, pwede yan. Tapos battery, tapos fuse, yan. Para sa mga bago, gamit kayo siguro at least 10 or 15 ampere na fuse, goods na yon. Tapos relay, yan. Sa relay naman, gamit lang kayo ng 5-pin relay or 4-pin relay. Ito, 4-pin relay lang siya. Pero kung may 5-pin relay kayo, siyempre, disregard nyo yung sa gitnang pin. Yun, wag nyo lalagyan ng connection. Yun. Tapos MDL nga, yung mini driving light na merong dalawang wire lang na merong positive at negative. So, yun, magsimula na tayo. Ang connection natin, siyempre, normal, magsisimula tayo sa number 30. Number 30, connect sa fuse papuntang battery. So, ulitin ko lang ulit, no? Lahat ng negative, pag samasamayin nyo lahat ng negative, pag samasamayin nyo siya, series nyo siya, erekta nyo sa negative ng battery or sa strong body ground ng motor nyo. So, yun, klaro tayo dun, ha, para sa mga bago. So, yun, number 30, number 30 ng relay papunta ang fuse. Yan. Tapos positive ng battery. So, yun ah. Madali lang yan. Short video nga lang to kung tutusin eh. Tapos number 86, diretso nyo sa isang pin ng itong switch, on and off switch. Number 86 ng relay. Yan. Halos same lang din naman ang connection nito sa may mga 2 wires na ibang auxiliary light. Halos parehas lang yan. Tapos yung ACC wire, reconnect nyo na sa isang pin nung switch, on and off switch. Yan, ganyan. Tapos, ito na, napakadali lang, no? Dalawang positive ng MDL, yung red wire, pagsamahin nyo, siyempre, pagsamahin nyo siya. Tapos, connect sa number 87. Oh, yan. Napakadali lang, di ba? Tapos, yung negative, body ground, pagsamahin nyo, body ground or erecta sa negative ng battery. So, paano ba mangyayari yan? Kung tutusin, yung una kong nakita yung mini driving light na yon, inisip ko paano ba yung high and low niyan. Pero since nakita ko yung sa demo ng video na pinakita niya sa akin, pag once na inon mo siya, iilaw yung low ng mini driving light.
na mayroong dalawang wire nga lang, ilaw yung low. Pag in-off mo siya, mamatay siya. Tapos pag in-on mo siya, ilaw naman yung high ng mini driving light, no? So ayun lang, no, hindi kailangan ng dalawang relay diyan, no? May pinakita kasi sa akin, relay. Dalawang relay ginamit niya. Yun nga lang, halos pares lang ng function. Hindi kailangan ng dalawang relay, ha. Isang relay life, isang relay lang pwede na. Yan, isang relay lang pwede na. Wala na kayong magiging problema. So ayun lang, pwede kayong gumamit ng halo switch o basta switch, gamit kayo, walang problema. Basta pag ang function nitong mini driving light nito, pag on mo siya, mag-ilaw yung low ng mini driving light. Pag in-off mo, tapos in-on mo siya ulit, ilaw naman yung high ng mini driving light. Yan. Parang pareha siya ng, ano, parang single channel line siya eh, na yung trigger mismo nasa mini driving light na, no, na pag salitan, hindi ko masyadong ma-explain ng maayos, no, basta pag once na in-on mo siya, ilaw yung low niya. Pag once na in-off mo siya, tapos in-on mo ulit, ilaw yung high ng mini driving light. Kung makaka-encounter kayo ng ibang mga, tawag doon, ibang mga auxiliary light, no, yung may blinker, pag once na, alam ko nun, kasi siyempre bawal yun sa LTO, yung may blinker, no, yung iba kasing auxiliary light na may dalawang wire, pag in-on mo siya, yun, steady siya. Pag pinatay mo siya, tapos in-on mo ulit, nagbi-blink siya, no, nagbi-blink, may mga ganong, ano eh, auxiliary light, eh, yung nagbi-blink, yung mabilis yung blink niya. So, halos pares lang din siguro sila ng function, yun lang, magkaiba sila ng, ano, tapo ng ilaw. Ito, may high and low, yung iba naman auxiliary light, pag once na in-open mo, steady, pinatay mo, in-on mo ulit, nagbi-blink, may mga ganong auxiliary light, no? So, ayun lang sa mini driving light na mayroong dalawang wire. So, ayun lang, simple lang yan, napakadali lang yung connection na yan. So, ayun lang for today, no? Shinare ko lang to, baka sa aring maka-encounter kayo ng mini driving light na mayroong dalawang wire, no? Ayan, basic lang yan. So, ayun lang for today, no? Like, share, and subscribe na lang, saka paki-click na lang ating notification bell para updated kayo sa kada video nating ina-upload. So, ayun lang for today. Salamat!